Ayan. Live na ba tayo? Let's check. Let us check. May slight delay yan eh. Let's check. Ah, ayan na. We're live already. Magsimula tayo magsalita pag... Sasabihin ko sana pag 500 na yung tao, magsimula tayo magsalita. Eh, 3,000 na agad. What's up, madlang people? Oh my God, I miss you! Ayan, at feeling ko miss nyo rin ako. Maraming nakatuwa. Ay, ang taray oh, 6,000 agad. 6.2K viewers. Hello, hello sa inyong lahat dyan. Nakakaloka, I'm so excited. Ano ba yan? Nalaglag yung mic ko. Na-excited yung mikropono ko. Ang dalila. Kakabit ko. I-clip ko kaya to sa utong ko para lalo. Parang hindi na siya matanggal. Huh. Ayan. Okay. Ang bilis! 13,000 viewers tayo agad. Hello sa inyong lahat. Nakakaloka. Miss na miss ko na kayo at nararamdaman ko miss na miss nyo na rin ako dahil inabangan nyo itong palive ko tonight. Nag-tweet ako kanina na magla-live ako. Ang daming nakabasa noon at nag-aabang ngayon. Yung iba naman nakanood sa akin last week at sinabi ko, babalik ulit ako sa pagla-live. Kaya eto, pasensya na ako kayo. Hindi ako masyado nagpaparamdam sa social media lately dahil nag-aaral akong gumamit ng mga gadget-gadget at ng teknolohiya. Nang sa ganun, makahabol ako sa hamon ng tinatawag nating new normal. Okay. Meron na tayong 20,000 viewers. Hello. 22,000 agad. Hello. 22,000.5. Ayan. Ang taray. Nakakaaliw. Nasa stress ako in a good way. Nanlalamig ako. Okay. So ilang araw akong hindi masyadong nagtutweet at hindi masyadong nagpupusa kung ano-ano. Kasi nga, nag-aaral akong gumamit ng laptop. Nag-aaral akong gumamit ng mga gadgets. Nag-aaral akong paano mag-Facebook Live. Kung paano mag... Ano ba itong kaputahan na to? Ano itong ginawa natin na to? StreamYard! Ganyan. Nag-zoom ako. Kasi, syempre, wala naman akong choice. Dahil wala na... Dahil hindi naman ako nakikita sa TV at maraming naghahanap sa akin. Syempre, I must find a way para magkatsikahan tayo. Masaya to. Gusto ko lang masaya tayo. At alam kong maraming nabuburyong, ang daming nalulungkot, ang daming nababagot, ang daming... Ang tanging ginagawa sa mga gantong oras ay nag-iisip at nai-stress. So gusto kong matanggal yan. Matanggal ang stress, matanggal ang buryong, matulog tayong masaya para bukas masaya tayo ulit. Okay, hi, meron na tayong 3,000... meron tayong 36 agad. 36,000 viewers. Yung 36,000 viewers natin ngayon, ako, huwag kayong aalis kasi bukod sa masaya to, meron akong... mga kachika mamaya, meron akong dalawang baklang, hindi masyadong magaganda na tatawagin mamaya para makachika, para dumagdag sa harutan at tawanan natin tonight. At bukod doon, meron din akong special guest for tonight na kakantahan kayo at magbibigay ng konting paella. Paella! Para sa mga... sa mga tigangers dyan na bekla at mga bilat. Ayan, meron tayong isang hot guy singer na makakasama tonight. Nakakantahan kayo at makakaharutan natin para tong ano, GGV at home. Ganon, parang GGV at home. At eto pa, meron na tayong 41,000 viewers. Meron din tayong pa-games. So, magpapa-games tayo mamaya at yung mga mananalo sa pa-games natin ay mananalo ng cash prize. Dahil alam ko naman kailangan nyo yan. Kailangan nating lahat ngayon ng paayuda. So ito yung tanging pamamaraan ko para kahit pa paano makapagpabigay dagdag ayuda sa inyo mga nanonood. Mamimigay tayo. So huwag kayong aalis kasi sa bawat tamang sagot sa mga pahuhulaan ko mamaya ay mananalo kayo ng 2,000 pesos per correct answer sa kung sinong mapipili ko. So marami akong pipiliing winners mamaya. Kaya yung mga winners na yun, each makaka-receive ng 2,000 pesos bawat isa. Dagdag pa ayuda na para sa inyo. Kaya huwag kayong aalis kasi ayan ang mga magaganap. Okay, meron na tayong 45,000 viewers! Yay! 45,000 viewers. So, ulitin ko, magchichikahan tayo ng masaya. May kasama akong dalawang baklang hindi maganda. Pangalawa, meron tayong makakasamang isang... singer na lalaki na magpapainit ng very light ng inyong mga nagtutumigang ng mga caps. Charot. Ayan, para mas masaya tayo, we will play a simple naughty game with him kung uubra mamaya bukod sa kakantahan niya kayo tayo. Tapos magpapagames ako at pwede kayong manalo ng 2,000 pesos each winner. Okay? So ngayon, para masaya tayo, meron tayong 49,000 viewers. At para dire-direto niya ang chikahan natin, actually, iniisip ko kung parang gusto ko itong gawing regular. Di ba? Gusto kong gawing regular na
na pa-live ito, gusto kong gawing regular na online show. Iniisip ko kung anong araw pwede at kung anong gagawin natin. Pero yun ang gusto ko. Parang gusto kong gawing regular to para hindi natin masyadong mamiss ang isa't isa. Makatulong ako sa pagtanggal ng bagot nyo dahil alam natin ang daming nalulungkot, ang daming nai-stress, ang daming natatakot. Pang bawas nega, pang tanggal nega sa mga emosyon natin. So gusto ko kayong bigyan ng weekly online show. Kaya kung may naisip kayo ng magandang title ng online show, eh, i-message nyo lang para nang sa ganun, malay nyo, maganda yung suggestion ninyo, i-consider natin yan. Okay. So now, bago natin tawagin yung mga guest natin, shout out muna tayo. Hi kay Christina Ubano Bote. Ayan. Hello, hello sa iyo dyan. Ayan. Hello sa fuchsia pink or hot pink na pajama mo. Love, love, love. Sabi ni Diane Joy Full D. Aquino. Ayan. Good evening kay Lucita Rentuza. Hi din kay Anna Savage. Savage! Anna Savage. Ayan. Shout out din kay Marivic Perez. Mira Fuente, ayan, from Puerto Princesa City, Palawan. Thank you very much. Ayan. Ayan. At hi sa mga taga Batangas City na nanonood. Ayan, sino nagpapabati ng mga taga Batangas City? Ha? Parang may mga emote kayo dyan sa Batangas. Ha? Hi sa lahat ng mga nanonood sa buong Pilipinas, pati na sa mga nasa labas ng bansa na gumagamit ng Facebook. Meron na tayong 60,000 viewers. 60,500 viewers. Hello, hello kayo dyan. Ayan. Sa mga taga Sydney, Australia, hello sa inyo dyan. Ayan. Huwag kayong aalis kasi sa Facebook, di ba? Marami sa Facebook na pag nakita nilang may nagla-live, manunood sila sandali, pero maya-maya, aalis na rin sila. Nawawala sila, hindi sila, nawawala yung attention nila. Pero huwag kayong umalis kasi mamimigay tayo ng pa-premium, mami. Di ba? Mamimigay tayo ng pa-premium. At the same time, masaya ito. Sa mga taga Hong Kong na nanonood, hello sa inyo yan. Sa mga taga Hong Kong. Ha? Singapore. Sa mga taga Singapore, hello sa mga taga Singapore. Ayan, sa mga taga Middle East, hello sa mga taga Middle East. Ayan, sa mga bakla dyan sa Middle East, hello sa inyo dyan. Mga baklang tuwa. Si Kiray nanonood, si Rich Balarosa. At saka nga pala yung mga ka-sisters ko, mga ka-org ko sa SHE, sa FEU. Ayan, sa mga sisters ko, baka nanonood kayo dyan. Hello, hello sa inyong lahat dyan. Ngayon, magsimula na tayo ng Chika Handle. Parami na ng parami ang viewers na natin. Meron na tayong 63,000 viewers. Tawagin natin ang mga makakasama na natin ngayon. Mga kaibigan ko sila, mga anak-anakan ko sila sa Comedy Bar. So, ginagawa ko to para makadagdag sa kasiyahan natin. Nang sa ganun, makabawasin ang bagot nila. Dahil alam ko, bagot na bagot na sila sa mga bahay nila. Dahil wala rin silang trabaho for now. Bagot. So, bibigyan ko sila ng chance na aliwin natin ang isa't isa. Ayan. Kinaibigan ko sila kasi hindi sila masyadong magaganda. Kaya yun ang dahilan para umangat ang kagandahan ko kasi kung kilaan ko ito sa ko lagi magsasasama, magmumukha akong tae all the time. So ito yung mga binarkada ko para makaangat-angat naman ako ng very, very light. Tawagin na natin sila MC and Petit. Pasok! Hi! Hi! Bebe! Diyos ko, bakit naka-scarf ka pa? Winter sa inyo, MC? Wala lang, paandar. Diyos ka, kung maka-scarf ka pa, kala mo may kagagaling ka lang na opera ng goiter dyan na hindi mo mawari. Ka-air ko na mo sure. Meron kang improvised pa-turtleneck. Samantalang eto naman, si Petit Antara, yung dating turtleneck, sa bigat niya bumaba, naging plunging neckline. Yes! Ang taray mo, Petit, para ikaw ang star, ikaw ang nasa baba. Yes! At may alam mo bakit naka-scarf-scarf yan si MC? Ano na? Yung tinatago niya ng chikinini, I'm sure. Kilala ko yan. Paano ka nagkaroon ng chikinini, MC, quarantine? Hindi ka naman pwedeng lumabas ng bahay? Nagpapapasok ng lalaki sa building niyo? No, guardia, hindi pwede. O yung mga gwardiya dyan sa building niyo? Hindi. Maraming nanonood. Meron na tayong 70,000 viewers. 70,000 viewers. Okay. Petit, yeah. Kumati ka nga, Petit. Hi! At binabati ko rin yung mga viewers ko buong Bicol. May nakanta may para sa'yo. Yung nanay ko, yung tatay ko hanggang ngayon, may di pala tutulog. Diyos ko, paano makakatulog yung nanay at tatay mo? Pinangakuan mo ng ayuda. Sabi mo magpapa-gcash ka. Hindi ka naman nagpa-gcash. Isang buong araw sila nakaabang. Wala naman dumating na pera kapal ng mukha mo.
Ito na nga. Yung nanay ko sasali sa games. Sumali ka na lang sa games ni Meme para ito. Kapal ang mukha mo, pati yung mga magulang kung pinasali mo sa games. Ayan. Sa mga nanonood po, baka nabibigla po kayo. Si MC po yan ha, si MC mo ha. May pangalan man po sa ilalim. Si MC yan, baka akala nyo lang si John Lapos. Hindi po si John Lapos yan. Si MC, at lalong hindi po yan si Jet Pangan. At lalo tigit, hindi po yan si Bongbong Marcos. Si MC po yan. Diba? Talagang bahay sa hat, sinabi mo na. O, para, pero, for sure, mamaya maraming magme-message mamaya. Si Bongbong Marcos ba yan? Si ano, para, isang banatan na lang. So, ikaw, sinong kamukha mo ngayon? Ay, wala. Only vice ganda lang. Dati Don Silveta, pero lumayo na yung itsura ko sa kanya. Nagkaroon ako ng distinct look. Totoo yun, Meme. Totoo yun. Ako talaga hindi ako kontra MC. Totoo. Tsaka, Emma Watson ka, foreigner. Ganon. Emma Watson? Ikaw naman, Emma Mercury. Ano? Emma Mercury. Ang kalaban ni Emma Watson. Si Emma Mercury. Pero putok na putok din ang makeup mo ngayon, ha, Petit, ha? Siyempre, alam mo naman ako, producers are everywhere. Producers are everywhere? Kapal ang mukha mo. Naka-plunging neckline ka pa. Ang lapit-lapit ng tenga mo sa balikat mo, no? Dati kasi ang elepante. Kasi di ba usually, yung tenga natin ang layo sa balikat? Kasi tenga, tas baba, leeg, balikat. Ikaw tenga, tas balikat ka agad, no? Oo. Siguro nakakausap ng nakakausap ba ng tenga mo yung bakuna mo? Hindi, ganda lang ang lahi namin, Meme. Alam mo, marami nagtatanong, ano? Anong lahi nyo? Wala, yung mga, anong tinatanong? Parang may nagtatanong sa akin. Anong lahi? Sabi mo, ganito lang ang lahi namin. Ba't ano ba lahi? Yung mga elepante, malaki talaga ang tenga. Hindi malaki yung tenga mo. Mababa yung tenga mo, umabot sa balikat mo. Grabe si Meme sa akin. Pero ang ganda-ganda mo, Meme. Wala kang maririnig sa akin. Si MC ang kalaban natin. Pero sa mga nagtatanong, maraming nagtatanong kung bakla ba si ano, bakla daw ba si Petit o babae? Ang taray, tinatanong nila kung babae ka o bakla ka. O kasi may kasarian din naman ng mga elepante, di ba? Kaya tinatanong nila kung babae o lalaki. Ayan. Si Petit po ay, ikaw na magsabi ng kasarian mo. Ano ka ba? Babae po. Babae. Walang kasarian ng refrigerator. Babae? Babae. Babae? Meme, tayo mga misis tayo ngayon. Kasi may mga, mahal tayo sa buhay. Si babae? MC, pero, si MC, babae kayaan ka? Natin maging malungkot at miserable ang buhay niyan. Babae? May babae? Meron palang babae generator? Meron bang gender ang non-living things? Babaeng generator? Hindi, pero tinatanong nila kung babae ka o lala o bading ka. Kaya ikaw na sumagot. So, ha? Bading ka? Transgender po. Bigla naging transgender. Kanina bading. Ilang segundo lang nakalipas, transgender na. Pero may pa-cleavage. Kapag tingin na cleavage mo, ang tari, parang maduming puwet, no? alam mo yung puwet ng batang naglaro, yung pawis, tas nilibag na, yung gano'n. Oh my God, ang duming puwet. Okay. Okay. Wala ka marinig sa akin, Meme. Champion ka. Ang tari, ang laki ng daddy mo, no? Nakita ko na yung daddy ni Petit ni. Malaki talaga dede niyan. At saka yung utong niyan, daigahopia. Yeah. Opiang munggo. Yung maitim. Oo, at saka may kailan amoy. Ka nagbakla? Kailan ka nagbakla? Bata pa lang ako. Alam ko ng bakla ako, Meme. Kaso talaga, paano mo nalaman? Bata pa lang ako. Alam ko na. Kaso lang, ang problema lang is, hindi alam ng mga magulang ko na bakla ako. Mm. But ano mang ginagawa? Paano mo nalaman na bading ka? Paano mo nasabi, ay, shit, bakla ako? Simula nang nagkagusto ako sa kalaro ko.
Kalaro. Hindi niya talaga masabi kung tao, no? Basta nagkagusto siya sa kalaro niya. Malay mo namin kung ano yung kalaro mo. Paano ko nakipaglaro sa kutin? Bola, bola. Nagkagusto na sa laruan, bakla na. De, sa kalaro kong lalaki, sa lalaki kong kalaro, tapos mapalibali lang kami. At sinasanay ako sa ganun, kahit anong klaseng baril hinahawakan ko, basta pumuputok, hinahawakan ko na yun. So nasanay ako sa ganun. Kaso lang, taray, naaliw sa larong baril-barilan. Kaya pala lumaki, kang ano, courting granada. Mag-hi muna tayo ba sa ating 60,000 plus na ano na viewers. Shout out kay Isa Luib Wakis at saka kay si Wadika Sky at saka kay Irene Mendez. Okay, pag-usapan nga. At saka hi to Abdul Hamid of Saudi Arabia. Hi to at Abdul Hamid. Meme, marami rin nanonood ng mga kasamahan natin sa comedy bars. O, matulog na sila, Kama. Wala silang mahihita rito. Hindi sila kasali sa game. Kala nyo magkakapera kayo sa akin, mga bakla kayo, ha? Marami-rami na kayong natut sa akin. Paano na para madlang people naman ang makinabang? Charot lang. Charot-charot lang. Okay. Gusto niyo ba magpa-ano tayo? Sample game para maaliw na agad yung mga ano, yung mga viewers natin? Yes. Mag-isang game muna tayo, tapos chikahan tayo ulit. Okay, isang game. O, ready na kayo? Anong game? Okay. Ang game natin ay tatawagin natin Eyes Ganda. Eyes Ganda. Oo, ang gagawin lang natin, meron akong ipapakitang mata. Tapos huhulaan nyo kung kaninong mata yun. Ah. Okay. Meron akong ipapakitang mata, tapos huhulaan nyo kung kaninong mata yon. So ikaw, MC at saka Petit, huhula din kayo. Pero hindi kayo mananalo ng cash prize. Ang mananalo lang ng cash prize, eh yung mga viewers natin. Okay? Ayan, pero ito kaya, sample. Ayan, si Bobita nanunood. Hi kay Bobita, kay Emeros Gabizon. Okay. May preview na to sa mga viewers natin. Pag nahulaan nila, may preview na agad ito. Ang mananalo sila ng ang makakahula nito, ang mapipili kong makakahula ay mananalo ng 2,000 pesos. Tapos isi-send natin via GCash or bank transfer, bahala na. Makikipag-coordinate sa inyo yung staff ko para kung paano mapapadala sa inyo yung pera ninyo. Kayong dalawa, hindi kayo mananalo ng cash. Ang gagawin, pag mali yung sagot nyo, sasampalin kayong malakas nung katabi nyo. So dapat may katabi kayo dyan. Magtawag kayo na, oo, ganon. Papahulaan ko yung mata, tapos pag di nyo nahulaan, sasampalin kayo nung katabi nyo. Magtawag kayo ng katabi dyan. Cecil! Teka. Tonton! Cecil! Ayan, sa mga nanonood sa atin ngayon, sana po i-share nyo itong live natin para maraming makasali at at the same time, marami ring maaliw at maraming manalo, diba? Maraming magkaroon ng chance na manalo. Meron tayo ngayong almost 60,000 viewers. Hi kay Francis Biray Ariosa. Hello. Hi kay Ryan Buenaventura ng Saudi Arabia. O baka po, Dekenemen, yung pabango ko, nak. Tagal nang hindi nasundan nun, na. Nak, sige na. Dekenemen, yung pabango ko dyan, oh. Ayan. Si Pasha. Yung anak kong balingkinitan. Nanonood. So ayan, game na tayo. Meron tayong 60,000 viewers. Meme, pakita mo ni, pakita mo ng Petit kung sasampal sa iyo. Nasaan mo na 'yung sasampal sa iyo, MC? Pati na sasampal sa iyo. Ito. Parang si Petit. Ayan. Ayan. Meme, ako. Sino 'yung sasampal sa iyo, MC? Si Tonton. Ay. Lalaki siya. Babae. Ay, bading. May, si Tonton. Lalaki yan eh. Booking mo yan eh. Uy! Uy! Ikaw? Hindi ako booking, no? Chap-chapin mo nga kung di mo booking yan. Chap-chapin? Bakit kasi mo siya chap-chap? Ay, naku, booking mo yan. Booking mo yan. Hindi ko booking. Oh, chap-chapin mo. Isang ganun patingin. Para mapatunayan, hindi mo booking. Hindi ko. Totoo. Bakit ganun talaga?
Ay, booking yan. Nakakahiya ka. Ganitong panong booking ka pa rin. Yes. Chap-chapin mo yan. Oo, oh, sige na. Sila. One, two, three, go. Oh, si Petit, tinitigasan. Eh, ipapakilala ko sa'yo, misis ko. Sino yan? Si Cecil yan. Sino si Cecil? Mahal na mahal ko itong misis ko. Buti ka to, 2 months. Yeah. Sino nga si Cecil? Si Cecil, kasama ko dito. Ninap ka ng anak niya, mime. Yeah. Sino nga siya? Ano mo siya? Jowa mo o ano? Kasama ko siya dito. Assistant ko siya, mime. PA ko siya. Wow. Pero, PA mo, pero sa mga panahon ng kalungkutan, tinitira mo din. Ganon. Siyempre, nakakaapat na ako, bebe. Oh my God! Nakakadiri ka! Pakausap na kay Cecil! Kiss din! Cecil, question. Hindi ko siya makita. Umusog ka, Petit. Cecil, inaabuso ka ba niyan si Petit? Inaabuso ka? Hindi po. Hindi ka ba niya? Hindi ka ba? May ba patanggal yung kamay? Wala siyang ngipin. Oh, walang ngipin. Oh, meron na tayo. Oh, alika na. Let's do the game na. Meron na tayong 71,000 viewers. Okay. Sa ating 71,000 viewers, eto, kumapit kayo. So, ang gagawin ko lang para malaman natin kung sinong panalo, random lang po, ah, walang magtatampo. Random lang yung pipili. So, random akong pipili. So, ayan. Para malaman natin kung sinong panalo. Ang gagawin ko, para malaman natin kung sinong winner ay ito. Hawak ko tong iPad, tapos, isuscroll ko lang siya ng, ay, ba't ganun? Paano ba siya nasuscroll? Ba't hindi ayaw niyo gumalaw? Naku, dito na nga lang sa ano, sa cellphone. Gaganon ko na lang, yan, gaganyan ko na lang, parang randomizer. Tapos, kung saan ako huminto, yun ang pipiliin kong manalo. Okay? Para wag na tayong magtalo-talo kung sinong nauna o kung sinong pangalawa. Kung random na lang, kung sinong ituro ko, yun ang mananalo. Okay? So, eto na. Meron tayong 74,000 viewers. Para sa ating 74,000 viewers, hulaan nyo kung kaninong mga mata ito. Pag nahulaan nyo, mananalo kayo ng 2,000 pesos. Okay? Ayan, hulaan nyo kung kaninong mga mata yan. Tapos, okay. So ngayon, tatanungin ko si MC at si Petit. Okay, pero mamaya natin malalaman kung tama ang hula nyo. Yes. MC, sinong hula mo? Go! Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Ikaw naman, Petit, sinong hula mo? Parang si Tom Welling. Tom Welling. O, pakinista ha. Audrey Hepburn, si ano, si MC. Tom Welling naman itong si Petit. So, tingnan natin sa Facebook kung may nakakasagot na ng tama. Malabo mata niyan si Petit. May diabetes yan. Meron din ako mga staff na tumitingin ngayon at tinitingnan nila kung sino ang mga kung may nakakasagot na. Meron na tayong 80,000 viewers. Ayan. So, papakita ko ulit yung picture. Pag naka-ano tayo, pag naka 82,000 viewers, meme, bigay ka ng clue para maganda. Ayan. Magbigay na tayo ng clue agad. Kilala to ng mga nanay at tatay ninyo for sure. Ay, lalaki lumang yata. Lumang tao. Sikat na sikat to sa buong mundo. Hindi na kayo pwedeng humula, MC at saka Petita, kasi nakahula na kayo kanina. Ay, no! Sikat na sikat to sa buong mundo. Meron na ba? Meron nagsabi rito, ano, ayan o. Si Mico Del Rosario is watching. Hi kay Mico Del Rosario. Si Mavi Santos is watching. Francine. Meron na bang nakahula?
Naghahanap ako dito sa ano, kung meron ang nakahula. Kilalang-kilala ito ng mga magulang ninyo. Lumang tao, patay na siya. O ayun ha, patay na siya. Julie Vega? Patay na siya. Imported! Imported to. Imported ang chocolate. Diyos ko, imported. Flor contemplation. Imported ka. Petit. So, sino parang wala pang humuhula? Meron na tayo 80,600 viewers. Wala pa akong nakikita na... Wala pa akong nakikita ang tama. Ayun, 2,000 pesos yan. For 2,000 pesos, humula kayo. For 2,000 pesos. Papakita ko ulit, papakita ko ulit. Ayan. Singer ito, lalaking singer, napakagwapo. Tapos may anak ito, yung anak niya na pang... Yung anak niya ay napang-asawa din ng isang sikat na singer. May parang may sumagot ng isa. Ayan, sa ating mga viewers, ayan po. Alam mo, ayan may sumasagot niya. Patingin nga, patingin. Hahanap na ako ng winner ng 2,000 pesos. Ayan na, nagsasagutan na sila. May sumagot ng Sylvester Stallone, mali. Si TJ Puyong-Ayong. Naku, TJ, sumali ka. Eto, may sumagot. Ayan, yung sinagot tayo. Parang minura tayo. Gaga, huwag naman tayo magmurahan. MC, may sumagot dito sa Justice One. Kaya kawala, di ko nakikita yung tamang sagot. May mga sumasagot pero mali. May sumagot. Okay. 2,000 pesos. Beverly. Wait lang, hindi ko kailangan makita ko siya. May sumagot daw Sylvester Silver. Oh, eto na. May nakita na akong tama. Si Beverly Tortoga Lucernas. Beverly Tortoga Lucernas. Okay, ang tamang sagot ay... Sinong hula mo kanina ulit, ano, MC? Ano? Sinong hula mo kanina? Sinong hula mo kanina, Audrey Hepburn? Babae. Ikaw naman... Sinong hula mo, ano? Petit, sinong hula mo kanina? Tom Welling. Yes. O, ang tamang sagot ay... Ah! Elvis Presley. Ay, Elvis Presley. Si Elvis Presley ang tamang sagot. At dahil mali kayong dalawa, o, MC, mali ka. So, tonton, pakisampal si MC. Yung malakas. 1, 2, 3, go! Petit? Petit, dahil mali ka, sasampalin ka ni Cecil. Go! Para maiba naman, titirahin ko si Cecil. What? Kailangan... Well, sa kabilang side, huwag dyan, sa kabilang side. Yan, 1, 2, 3. Ang hino. Masweet si Cecil. Ayan, yung kaninang nanalo, anong pangalan niya? Si Beverly Tortoga Lucernas. So, abangan mo dahil ime-message ka ng staff ko using my Vice Ganda fan page. Ime-message ka at mag-usap kayo doon kung paano niya ipapadala sa'yo yung 2,000 pesos. Okay. Diba ka talaga magpag-date? 2,000. So, syempre marami tayong ano, ipamimigay. Yes. 81,000 viewers. Ay, dahil ang daming viewers, pag-games tayo ulit para adish, para pero ulit manalo, okay? Mamaya na tayo magchikahan na magchikahan. Yes. Tsaka okay. Guys, please share. Pag-share naman nito para mas marami ako masaya. I-share nyo para masaya, para maraming sumali. Tapos sumagot kayo, sayang din yung 2,000 pesos, no? Pang-load nyo rin yan para meron kayong pang Facebook everyday, pang Twitter, ganyan. Ang hirap pa man din pag wala kang load, dai. Wala ka ng load, wala pang ABS-CBN. Ang shikit.
Okay. So ito, next. Next picture. Ayan. As we continue with our game, Eyes Ganda. Oh, ito, hulaan nyo. Kaninong mga mata ito? Ang mapipili ko na huhula ay mananalo ng 2,000 pesos. Ayan. Kaninong mga mata yan? Pitit mo kang hindi mo alam yung sagot. Alam ko. Kaninong mga mata yan? So ako okay, na- so ikaw muna humula, MC. Lady Gaga. Ikaw, Petit, sinong hula mo? Si Madonna. Madonna. Madonna ang hula ni Petit. Si MC ay Lady Gaga. So ngayon, hanapin na natin kung sino ang nakatamang sagot sa ating mga followers na mananalo ng 2,000 pesos. Ayan, sino kaya ang mananalo ulit ng 2,000 pesos? Sino kaya sa amin ang masasampal ulit? Ayan, ayan. Bukang si ayan si to. Nakakatawa yung Madonna. Sumagot na kayo sa ating mga viewers. Sumagot kayo. I-comment nyo lang kung sino ayan, sa palagay nyo ang tamang sagot at mananalo kayo ng, pag napili ko ang sagot nyo, mananalo ka ng 2,000 pesos. May sumasagot na meme? Ayan. Hi kay Richard Soriano. Kay Jill Marie D. Hi! Si Kitty Monte Carlo. Talaga? Nanonood si Kitty? Yes. Lasing na naman yata ang fota. Okay. So sumagot lang kayo ng sagot. Sumagot. Kaya mo silang sumagot. Pipili tayo mamaya. Isa-scroll natin kung sinong tamang sagot nila. Sige. Ayan. Nako, tama ang sagot ni Manny. Pero huwag ka nang sumali, Manny. Hayaan mo na ito sa mga viewers natin. Tama ang sagot niya, pero wag na, Manny. Sumali si Manny? Oo. Ah, eto na, eto na, eto na, eto na. May nakita na akong tamang sagot. Si... Gaz... Ano ba ito? Nasaan na siya? Nawala. Ayun. Si Gazia Zay Santos. Gazia Zay Santos. Gazia Zay Santos. Ang sagot niya ay si... Ang sagot niya na may-ari ng mga matang ito ay si... Lady Gaga. Ayan, Lady Gaga. At dahil okay, tama ka, MC, si Petit lang ang makokrompal. Nakuha niyo ba yung pangalan? Ayan, ayan. Si Gazia Zell. Ayan, pakisulat. Ayan, Petit, habang sinusulat namin yung pangalan ng winner, nakita mo ba? Mahirap pa man kailangan, din. Kailangan makrompal ka na, Petit. Ano ba yan? Parang alam niya MC. Okay, Petit. Pakrompal. 1, 2, 3, go. Ay, ano ba yun? Dapat kamay. Dapat kamay. Krompal niya para pumutok yung blush on. Yung malakas. Ay, mahina. Malakas MC. Malakas mahina, mahina sa mga viewers natin. Press 1. Natatakot siguro si Cecil kasi hindi siya pasiswelduhan ni Petit pag lumaki yung pag lumakas yung krompal niya. 3 months na siya sa ako. Ayan. Meron tayong 84,000 viewers. Mali yung mga sagot. May mga nagsabi si Megan Fox, mali. Si Pasha, sabi niya si Scarlett Johansson, mali. Johansson ba to? Johansson? 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 Kasi si Scarlett Leche. Ayan. Hi kay Chai! Nanunood si Chai. Sayang si Sherilyn. Tama sagot niya, Lady Gaga. O, pero nauna ko na kasing nakita si ano eh. Ayan. Huwag kayo... Meron tayo 82,000 viewers. Huwag kayong aalis kasi marami pa tayong ipapa... Marami pa akong ipapahula. Okay? Marami pa akong ipapahula. So, nakadalawa na tayo yung 2,000. So, mamaya naman magpahula tayo ng... 3,000 naman. 3,000 naman. Okay. 3,000 naman. Okay, 3,000. Pwede lang kami dyan sumali. Hindi kayo pwede sumali, Gaga.
Hindi ka pwedeng sumali. Ay, retouch? Retouch talaga? Retouch talaga? Bakit ba? Para mo kung anyos. Ba't hindi ka mag-retouch? Ikaw kailangan ng retouch, no? Tama, tama. Nagpa-girl, nagpa-girl ka ba dati, MC? Yes. Talaga? Mm-hmm. Kailan, anong taong ka nagsimulang magbinakla? Ay, bata pa lang ako. Bata pa lang ako kasi 'di ba? Bata pa lang ako paglabas ko ng bahay, 'di ba nga? 'Di ba tayo mga bading paglabas ng bahay naiiba yung pangalan, mga ganoon. Kaya matagal na akong bading. Ano yung mahirap pag bakla ka? Yung mga ano, yung mga pinagdadaanan nating mga karanasan o mga pangyayari na tawag dito, para yung hirap pag bakla ka. Kunyari yung pag hindi alam ng parents mo. Ay, ang hirap pag ano, 'di ba? Pag yung ang hirap pag nagtatago. Totoo. Tapos lalabas ka ng bahay, tapos alam naman ng kapitbahay mo na bakla ka. Tapos kasama mo yung mga magulang mo naglalakad, tapos lolokohin ka. O may tatawag sa'yo, bakla. Tapos kasama mo yung tatay mo, tangina, para ka nanginginig sa takot. Shit, baka marinig ng tatay ko na tinago akong bakla, mabukayo akong batukan ako sa harapan ng maraming tao. Sa akin, di ba ang hirap nun? Sa akin, hindi, Mime. Bakit? Kasi minsan kasabay ko tatay ko, minsan ko, bakla. Tinignan ako ng tatay ko. Sabi ko sa tatay ko, baka ikaw. Binaliktad mo yung tatay mo. Ay, bakla ka daw. Tapos diba, yung pagbakla... Tayo mga beke, diba? Pag lumalabas ng bahay, yung mga kapitbahay natin, iniiba yung pangalan natin. Oo. Kunyari, pangalan mo, Michael. Paglabas mo, Michelle na tawag sa'yo. Yes. Na hindi mo naman sila pinapayagan na binyagan ka, pero binibinyagan ka ng mga hayop, no? Diba? Kunyari, pangalan mo, Jose. Paglabas mo, tatawagin kang Josie. Diba? Tapos kasama mo pa yung nanay mo pag tinanong ka, Josie! Tapos tititigil ka naman sa mga nanay mo. Yan kasi bakla-bakla ka, kinuloko ka eh. Diba? Totoo! Totoo! Pero ang hirap din naman pag bakla ka. Kunyari, ang hirap din ng bakla ka, tapos yung pangalan mo, ang tigas. Ikaw anong tawag sa'yo? Ano bang tunay yung pangalan mo? Jose Marie. Jose Marie. So, hindi masyadong matigas. Pero imagine mo yung mga super pa-girl, yung mga transgender. Di ba may mga pagkakataon na pumipila sila sa mga government agencies. Kung nga, mag-a-apply ng lisensya ng ganito, mag-a-apply ng ganito, di ba? So, nakapila yan. So, ang gaganda ng mga bakla, mga transgender, mga babaeng-babae, di ba? Tapos biglang tatawagin sa mikropono yung pangalan, di ba? Brando Mangulabnan! Brando Mangulabnan! Window 2! So gagawin mo, hindi ka tatayo, di ba? Kasi malalaman nila, tangina, ikaw si Brando Mangulabnan. Eh, ang ganda-ganda mo, makakababa. So titingin ka muna ng ganyan. Tapos hindi mo alam kung tatayo ka, ang pinakabadi, uulitin pa, Brando Mangulabnan, window 2 please. So wala ka dyan, pagtayo mo, makikita mo, magbubulohan yung mga tao. Ay, Brando Mangulabnan, pangalan ng bakla. Diba? Yung hindi mo alam kung aaminin mo yung pangalan mo yun. Ang magandang sample dyan si ano, si Donita. Si Donita mo. Oh. Si Donita. Oh. Di ba ang tunay na pangalan ni Rodelio? Oo. Kamukha mo si Donita Rose, tas pangalan mo Rodelio. Tas, ikaw, tas ano pang mahirap sa yung pag-ducks ka. Di ba paglalaki ka, tapos malaki bird mo, parang ano yon bragging right ng lalaki, pinagmamalaki nila, di ba? Oy, totoy mola to, no? Di ba? Parang pinagmamalaki nila na ang lalaki ng titi nila, di ba? Pero pag bakla ka, pagmamalaki mo ba na ducks ka? Hindi, no? Nakakahiya. Parang nakakahiya yun, di ba? Tapos lalo na kung sumasali ka sa Miss Gay. Sumasali ka sa Miss Gay, tapos di ba, ang hirap-hirap kayo mag-ipit. Yun ang isa sa pinakamahirap na sa buhay ng bakla, yung mag-ipit. Di ba? Ang hirap mag-ipit. Ang sakit. Ang sakit. Tapos lalo na pag nagmi-misgay ka, di ba, lalo na pag ang laki ng itlog mo, minsan lumalabas yung ulo ni Jordan. Rumarampa ka sa swimsuit, tapos biglang lalabas yung ulo ni Michael Jordan. Tapos sabi, oh my God, last dance. Di ba? Kung maka-arte ka, kasi kurbada ka, swimsuit ka, ganda mo, no? Tapos biglang lumalabas yung itlog mo, nakakaloka yung ganun. Pero aminin mo, Meme, mas maraming ducks na bakla. Ano no? Mas maraming ducks na bakla.
At saka meron ding mga meron ding baklang tanga, yung salita ka ng salita pero naka-mute ka, petit. Salita ka ng salita. Tapos naka-mute ka. Yun ang mahirap eh, yung tanga ka. Naka-mute ka gaga. Minute, naka-mute ng ano, tanga. Naka-mute. Hoy, wag kang magganyan, petit, baka magalit sa atin yung mga kapatid nating ano. Tanggalin mo yung mute kaya, i-unmute mo yan. Hindi, sa ano natin yan, pakitanggal po yung kay Petit. Hoy, Aning, tanggalin mo na ka-mute si Petit. Kung inumute mo na si Petit, tanggalin mo na siya ng buo. Tanggalin mo siya sa streaming na to. Ayan, meron pa rin tayong 66,000 viewers. Kanina meron tayong 83,000. Ayan, nakamute si Petit, Aning. O baka naman sa phone mo yan, Petit. Mukha siyang takang mga ganyan lang siya, oh. Petit, mukha kang M&M's. Ano may M&M's na natapakan, tapos labas na ng konti yung chocolate? Hoy, magagawa ba ng paraan to? Kung di siya magagawa ng paraan, hayaan mo na siya. Ikaw, bilang isang bakla MC, anong nahirap? Anong experience mong mahirap? Mahirap ikaw, lang. Diba? Ikaw yung pinag-uusapan natin kanina, eh, yung mas ducks ka sa jowa mo, di ba? Aminin mo, ikaw yung bakla, tas mas ducks ka sa jowa mo. Oo, mahirap yun. Mahirap yun. Oo, lagi akong mas ducks ako sa jowa ko. Pero pag ducks ka, madali ring mag-ipit, di ba? Yes. Madali ring mag-ipit pag ducks. Yun nga lang, pag matagal ka nang nag-ipit, minsan nauututan mo yung ulo ng ari mo, ang baho rin ng ano. Aminin mo yan, pag ducks ka diyan, tapos nakaipit ka, tapos minsan kinakabaga, utot ka ng utot, so yung utot mo lumalabas sa butas ng pet mo, mapasok lang sa nota mo, paikot-ikot lang siya doon, di talaga siya nakakalabas. Ito yung mga topics na hindi natin mapag-usapan sa TV eh, di ba? Dito sa online, pwedeng-pwede. Oo. At pag bakla ka, ito yung naging issue to dati, di ba? Ang hirap mag-CR. Oo. Di ba? Lalo na mahirap kayo pag-girl. Pag-girl o hindi, basta kung halata kang bakla, ang hirap mag-CR. Di ba? Kung baklang-bakla ka, sa halatang bakla ka, o lalo kung pag-girl, kasi mag-CR ka sa babae, syempre, hindi naman lahat ng babae welcoming sa CR. Yung iba, umaarte din, di ba? Kalalaking tao, pumapasok dito, di ba? Sa lalaki, ganun din naman. Kaya ako, hirap na hirap din ako mag-CR, dai. Hindi ko malaman kung saan ako papasok na CR. Pag pumapasok ako sa CR ng... Ano, no? Ngayon, saka pumapasok? Hindi, nagdadala na lang ako arinola. Pag marumi arinola, minsan nagkakatiter ako. Sa showtime, nakakatiter ako dun eh. Para lang wala akong pasukang CR. Nang sa ganun, wala akong maalbalang tao. Huwag akong makabwisit ng tao. Kasi yung iba, di ba? Iihi ka lang naman, pero nababad trip sila. Tang ina, iihi lang ako. Kanasira ng buhay mo kung magwala ka dyan sa ano. Di ba? Di ba, pumunta ka sa CR ng lalaki, yung mga lalaki, kala naman nila lagi. Kala nila lagi. Kumbaga, aagawin ng bakla yung ari nila kung makapagtago. Diba, kala mo hihipuan, kala mo sisilipan. Eh, ang papangit naman. But sana kung ang gwapo eh, diba? Yung gwapo ka, umihi ka, tapos makakita ka ng bakla. Minsan, magiging hesitant ka ng slight na dahil baka silipan ka. Baka lang naman, baka hindi mapigil ng bakla kasi ang gwapo. Pero kung ang pangit mo, diba, ang pangit ng lalaki kung makaganyan pa, tangina mo, gago, ang pangit mo. Huwag kang umarte na kala mo, sisilipan ka namin, gago. Bakla kami at namimini kami. Diba, ang daming ganyan ng lalaki na ako, nagigigil talaga ako sa ganyan. Sa CR, pagpasok ng bakla talaga gaganyan. Tapos tatago yung titi. Ay, ang pangit mo na, ang liit pa ng titi mo. Paano namin makikita? Gago ka. Ang liit na ako pa ng bulbul mo. Tapos di namin talaga makikita. Diba? Nagigigil talaga ako sa mga ganyang lalaki na kung makaarte, kala mo talaga, mumulestyahin ng bakla. Hoy, hindi porkit bakla ay nang mumulestya. At hindi lahat ng bakla ay may hilig sa'yo. Diba? Nakakaloka ka. Relax. Hindi, kasi ganyan ako, nakapaaway ako sa ganyan dati. Talaga. May binatukan ako. Ano? Di pa ako artista noon, estudyante ako. Sa SM, punta kami sinihan,
Pasok ako. Oh. Eh pag-girl ako, mahaba buhok ko. Pagpasok ko talaga yung lalaki talaga sumubsob doon sa ano, sa urinal. Yung pinaramdam niya talaga sa akin na, uy, di ba makukuha to bakla? Nilapitan ko talaga, binatukan ko, ulul, iyon na yan, kapal ang mukha mo. Ang pangit-pangit mo nang. Gago ka, nakakagigil. So, trinay ko, pumasok na lang ako sa CR ng babae. Ayun, at least, mas okay. Pero ang hirap din, kasi syempre naman, pag pumasok ka sa CR ng babae, siguraduhin mo magpa-girl ka. Diba? Ang hirap din kasi papasok ka sa CR ng babae, pero pag ihi mo dun, nakatayo ka, maluloka yung mga babae, di ba? Ito may lalaki pumasok. So kung papasok ka sa CR ng babae, magpa-girl ka na rin. Magpa-girl ka na lang din. Di ba? So kung pasok ko sa CR ng babae, ako sa cubicle. Di ba? May mga, wala namang urinal dun, di ba? Magtaka ka kung may urinal yung CR ng mga babae. Ano yung ginagano nila yung caps nila dun sa... itatapat ng caps dun sa urinal, tapos pipindutin yung pisngi, tapos gagano yung psh, gagano. Sabi kasi wala ng urine. Bakit eh, hindi natin 'to maging topic sa TV, dito ko lalabas lahat, tangina. Nakikita niyo na diba? Ba ako? Wala kaming pakialam sa iyo, i-mute mo ulit 'yan. So ayun, 'di ba? So wala urinal sa babae, so cubicle talaga. So papasok ko sa cubicle. Tapos pagpasok ko sa cubicle, syempre ang laki kong bakla, eh, 'di ba yung pinto, pag nakatayo ka makikita ka. Oo. Diba kaya sabi nung kasama kong bakla, gaga makikita ka, kailangan nakaupo ka. So umupo ako. Eh syempre pag lalaki ka, pag sanay kong umihi sa lalaki, sanay ka pag umihi ka, nakatalikod ka, diba? Yes. Pag upo ko, yakap-yakap ko yung inodoro. Kasi nakatalikod ko na lang ako. Pag silip na kaibigan ko, bakla, ba't balik na din yung paa mo? Sabi ko, ayaw nga pala. Umupo ako, nakarap sa inodoro. Yakap-yakap ko yung flush. So bumaliktad ako. Ang hirap lalo na pag ducks ka. Di ba? Oo, pag upo ko puta, yung ulo sumusaw sa tubig. Eh di ba minsan yung mga CR, may mga yelo pa yung ano, ang lamig ng ilo. Eh nataranta ako, napindot ko yung flash. Pag pindot ko ng flash, hinigop talaga ganun. Napaikot-ikot akong ganun dun sa anil. Dahil, kaya ang hirap-hirap talaga sumi-R pag bakla ka. Nakaka-stress, dahil. Totoo. Stress. Lala si Piti, parang doorbell yung ari. Ako kasi, Meme, pumapasok talaga sa pang babae. Kaso lang, yung di naman okasya doon. Hoy, kapala mukha mo, nag-CR tayo, hindi ka pumasok sa babae. Pumasok ka sa handicap. Sabi ko, ba't ka pumapasok sa handicap? Eh kasi yung betlog ko, komang, sabi mong gano'n. Hindi. Ang ginagawa ko kasi, Meme, hindi okasya doon sa room ng, yung mga sa, ano, ng babae, cubicle. Oo. Oh. So, hindi ka kasya, hindi ka kasya sa cubicle. Eh napaupo ka, inihian ka, akala inodoro ka. Sabi, ay miss, ako puto. Sabi, ay sorry, kala ko inodoro ka. Eto, matulong ko na. So, kailangan ako, umiihi ako sa lababo talaga. Hindi. Yeah! Di ba isa ring mahirap mag-CR sa eroplano? Oo. Kasi parang umiihi sa eroplano. Siyempre ano, kalahati ng paa nasa loob, kalahati nasa labas. Gaga, ang gawin mo na lang, umihi ka na lang sa labas, tapos punta ka CR, tsaka mo itapon. Kasya yung kamay mo, pero ikaw hindi. Kaya ganun. Pag tinanong nung, ano, nung FA, oh, ano pong ginagawa niya? Nagtatapon lang ng ihi. Babalik din. Upo din agad na rin. Tapon lang ng ihi. Ang hirap-hirap lang sitwasyon ko, may kasi yung isang paa sa labas, lalo pa lang yung turbulence, ang hirap-hirap na ako ng galo. Tapos diba, pag may turbulence, diba, as umiihi ka, tapos nakatayo ka, puta, naisulat mo na yung pirma ng pangalan mo, hindi ka pa tapos umiihi. Hindi mo maishoot-shoot. Alam, problema talaga natin yung pag-ihi. Kaya feeling ko ang daming baklang may sakit sa bato. Dahil ang hirap-hirap umiihi. Diba? At ito pa, ano? Sana walang yung pagbakla lang. Oo. Correct. Yung LGBTQ plus friendly, yes. Ano, CRs, sana magkaroon ng ganun. At ito pang mahirap kung bakla ka. Yung bakla ka, tapos ang laki ng paa mo.
Di ba? Ang dami kong kaibigang bakla na isinusumpa nila yung mga paa nila. Feeling nila parusa sa kanila yon, di ba? Ang ganda mong bakla, tapos ang laki na... Ang ganda mong bakla, pa-girl ka, transgender ka, tapos size 12 ka, ang tanging mabibili mo lang mga rabat sa Kobe Bryant. Hindi ka pwedeng mag-tuck home. May kaibigan ako, may kaibigan ako, ang pangalan si Rimni Morales. Ang ganda, kamukha niya daw si Rupa Gutierrez. Sumali ng beauty contest. Oh, walang magkasyang takong. Ayun, nag-swimsuit, naka-high cut na rubber shoes, Kobe. Britney Spears. Sino? Britney Spears? Potak. Ano? Britney Spears. Papunta na sa fitness first yung sinasabi mo. At saka, eto pag mahirap kung bakla ka, yung bakla ka, kamukha mo si Ann Curtis, tapos kaboses mo si Gus Abelgas. Diba ang hirap nun? Imagine mo, paano ako makikipag-usap sa jowa mo kung kaboses mo si Gus Abelgas? O kaya, pag-girl ka, kamukha mo si Ann Curtis, tapos wala kang palaseto, tapos nag-bijoke kayo. Paano kakakanta? Paano mo masasabi sa jowa mo na kinakanta mo Just Once ni James Ingram? Eh, pag-girl ka. Tsaka mahirap din yung magandang bakla ka, tapos pag natulog ka, humihilik. Eto ang pinakamahirap. Maraming nakaka-experience dito. Pagbakla ka. Yung pagbakla ka, yung, ang tawag sa'yo ng jowa mo sa cellphone, babe. Pero ang tawag sa'yo sa mall, tito. Sa cellphone ang tawag sa'yo, babe. Diba? Sa cellphone ang tawag sa'yo, babe, san ka na? Tapos pag nakita mo sa mall, oy, nandiyan ka na pala, tito. Tanay ng buhay yun, diba? Bad trip. Pero pinakamahirap sa lahat. Pero pinakamahirap sa lahat. Ang pinakamahirap sa lahat, kung bakla ka, tapos may lahi kayong malalanggal. Bakit? Paano ka aura? Putulag pa. Pero mas mahirap kung bakla ka, tapos lahi ka ng manananggal, tapos kasinlak mo si Petit. Paano ka lilipad? Kaya ka ba ng pakpak mo? Ano na, three feet. Puta ka, yung lipad mo, tingkayad lang ng mga bata. Hindi ka nila kapagtago. Kitang-kita ka na, sabi, ay, bakla naka-costume, mag-umagano ka lang. O, masyadong tayo masaya ngayon. Magpag-game muna tayo ulit. Natawa sa'yo. Magpag-game muna tayo ulit. Okay. For 3,000 pesos, handa na ba ang ating mga viewers? Meron tayong 57,000 viewers ngayon na nakatutok. So kayo ang mga kasali sa ating Ice Ganda Game. Okay? 3,000 pesos. So ang gagawin ko, magpapakita ko ng mga mata, tapos huhulaan nyo kung sino ang may-ari ng mata na yon. Pag napili ko, hindi po usapan dito kung sino unang makasagot o kung sinong pangalawa o ano ha. Random lang po akong pumipili na ganun ha. Huwag kayong mag-alala, hindi po ako scammer. At hindi ko naman... Ano to? Nagpa 3,000 ako, tapos dinaya ako. Para akong gago lang, di ba? 10 taon ako nagsilbi sa showtime, tapos sisirain ko din sa 3,000. Gano. Okay. So, handa na ba kayo? Share lang dito yung live. Yes, share nyo lang. Okay. So, ito. For 3,000 pesos, hulaan nyo kung sino ang may-ari ng mga mata nito. Tapos, isagot nyo agad sa comment section. Okay. Sino ang may-ari ng mga matang ito? Okay. Kaninong mga mata kaya ito? Alam ko yan. Okay, mamaya na kayo sumagot. Sinong may-ari ng mga matang yan? Okay. MC, sino to? Corina Sanchez? Petit, sino to? Nawala. Ayan. Si Isa Calzado yan. Isa Calzado, ang hula ni Petit. Si MC naman ay Corina Sanchez. Sabi ni MC, Corina Sanchez. Sabi ni Petit, Isa Calzado.
Okay. So, tingnan natin ang ating mga viewers kung sila ay sumagot na para malaman natin kung meron na nakasagot ng tama. Meron tayong 62,000 viewers. Hi, saan ako si Breshnev Hidalgo Francisco? I love you, I miss you. Ayan. Hi kay Roy, Jerry, and Mario of Qasim, Saudi Arabia. Ayan. Bikini man! Ayan. Yeah. From Ariela Ayuda. Nananawagan si Ariela Ayuda kay Roy, Jerry, and Mario of Qasim, Saudi Arabia. Bikini man. Ayan. So, sumagot na po kayo. Kanisino po ang may-ari ng matang yon? Mananalo kayo ng 3,000 pesos. Ipapadala namin sa iyo via GCash or bank transfer. Kakausapin kayo ng aming staff kung ano ang pinakamabisang paraan, pinakamadaling paraan para maipadala sa inyo ang napanalunan yung 3,000 pesos. Okay. So, ipapakita ko ulit ang mga mata. Sino pong may-ari nito? Para maisoli na namin, kailangan masabi niyo po kung sino may-ari nito nang maisoli na namin. Kasi nakita ko ito, natapakan ko yung okay. Ayan. Ay, batiin lang natin si Jovi. Sino? Si Jovi. Si Jovi. Jovi. Singson? Jovi. Yes. Hi kay Jovi. At yung jowa ni Orly Domingo, ayan, nagpapabate. Yung jowa ni Orly Domingo, meme. Yay! Sino doon? Ano pangalan? Yung jowa niya hindi na nagpara... Nagpapabate? Sana binati mo rin si Orly muna at si Chinika mo. Hindi yung dito ka nagpabate. Ay sorry, sorry, Orly. Sorry. Oh, may sumasagot. Sabi ni, ano, ni Jovan Catala, Isa Calzado. Naniwala siya sa'yo, Petit. Sabi naman ni Mags VP MCDN Rachel Ango. Sabi naman ni JR Duque Yeng Constantino. Sabi ni Charlene Aquino Isa Calzado. Ayan, ang dami sumasagot ng Isa Calzado. Sabi ni Ay Requeron Carla Estrada. Ay, I miss you anak. Ayan. Sino ang mananalo ng 3,000 pesos? Kaninong mata ba yun? Sumagot si Rimni Kim Morales, pang Barbie ang pa ako. Nalaman niya siya pinag-uusapan natin kanina. Kai! Hi kay Kai! Ayan. Si Donna nanonood din. So we have 65,000 pesos. May sumagot na ba ng tama? Marami na sumasagot. Okay, may sumagot ng tama. Eto, siya si Ross Manaay. Ross Manaay. R-O-S-S Manaay. Ang sagot niya ay ito. Si Ross Manaay. Ayan, Ross Manaay. Ang sagot anong niya ay tama ang sagot niya. Ang sagot niya ay Corina Sanchez! Tama si MC, Corina Sanchez. Kahawig na si Tita Cory dito. Ayan, si Corina okay. Sanchez. So Petit, makakrompal ka na naman dahil mali ang sagot mo. Wala naman pinag-usapan sa pangatlo. Ayaw mo ba? Eto na. Sesi, saan pa rin makakulito ko yan? Ross Manaay. Ross Manaay, i-message ka ngayon ng staff ko gamit itong Facebook page namin, itong Vice Ganda fan page, para makuha ang iyong details nang sa ganun ay matanggap mo ang 3,000 pesos mo. Okay. Ayan. Para matanggap mo ang iyong Ariela Ayuda. Ayan. Si Vice Ganda ay may pala. Ayuda. Tsaka guys, pag-share lagi. Okay, pag-share.
Okay. So, kapit lang kayo dahil ang next natin na winner ay tatanggap naman ng 5,000 pesos! Oh my God! Oh my God! Uy, sasali! Nasali na ako! Meme, sali na ako! Sali na ako! 5,000 yan! 5,000 pesos! Meron tayong 65,000 viewers ngayon. So, ang susunod na mananalo ay 5,000 pesos. Pero bago yan, para dumami pa ng dumami, ha? So, kung aalis kayo, bahala kayo, 5,000 pesos din yung pwede ninyong mapanalunan, okay? So, bago tayo dumako sa ating next entry, meron tayong special guest. Isa to sa mga matatali kong kaibigan sa showbiz, mahal ko to, mahal na mahal niya rin ako. Sobrang marami kaming pagkakapareho sa buhay. At nagre-retouch ako. Ayan. Tapos isa rin to sa pinakamagagaling kumanta ngayon dito sa Pilipinas. Isa to sa mga pinakamauhusay kumanta. Ang sarap niyang pakinggan, ang ganda ng mga kanta niya, ang galing ng mga covers niya. Ang sarap makapiling ng boses niya bago ka matulog. Kaya tawagin na natin ang aking good friend. Bibigyan niya tayo ng special song number. Kanta siya agad, no, pagtawag natin sa kanya. Tapos saka natin siya chichikahin. Ladies and gentlemen, my good friend, please welcome Daryl Ong. Oh, parang nawala siya. Nawala ba si Daryl? Ah, hindi. Okay. Ano ginagawa niya? Bakit ako nakalabas dito? Bakit nakalabas kami? Oh, ano nangyari? Nagkaroon ng konting problema sa lugar niya. Nagkaroon ng konting problema sa lugar ni Daryl. May nagbarilan daw po sa gate nila, kaya ayun, nagkaroon ng konting problema. Charot. Nagkaroon ng problema. May nagbarilan. Hindi. Nakakaloka. Kumakanta na si Daryl. Sabi, Tapos lumabas si Petit, baka. Sabi, may baka. Kala ko si Daryl yun. Baka pala yun. Meme, nakakanta si Petit. Nakakanta ba siya? Ano kinakanta ni Petit? Sana ay ikaw na. Pota ka. Oh, eto na. Ready na si Daryl Ong. Ready na siya. Pasensya na po kayo, ha? Huwag kayong bibitin. Ano? Pinahinto si Daryl kasi yung nanay gusto na sumali sa 5,000. Huwag kayong aalis. Dahil susunod na yung 5,000. The prize, ha? Okay, eto na ulit siya. Please welcome Daryl Ong. Hi sa inyo lahat. Totoo na to. Hi Meme Vice, Petit and MC, at sa lahat ng mga nanonood, hello sa inyo. It's beautiful life, forever I'll stay by your side. It's a beautiful life, always standing right behind you. Beautiful love, 'cause we're standing under the same sky, even though we are worlds apart. It's beautiful life, beautiful day, though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. And beautiful, your heart. It's beautiful life.
beautiful life. Oh, life. It's a beautiful life. It is forever, you and I. It's a beautiful life. No, we will never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears and your smile, it completes me, and always will until the end of time. It's a beautiful life, beautiful day, though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day, won't you let me inside your heart? Beautiful, my love, and beautiful your heart. It's beautiful life, every moment spent with you stays in my heart. Never fading, even though we're space and time apart, memories of you keeps my heart beating. Beautiful life, beautiful day, I've never felt like this, it's crazy. Beautiful life, beautiful day, I will never want to lose you. Beautiful my love, and beautiful your heart. Oh, it's beautiful life. Yehey, Darrell! Ang ganda, beautiful life. Kahit hindi masyadong beautiful ang wifi, ayan, beautiful life. Hi, Darrell! Thank you so much! Darrell? Payat ni Darrell. Naririnig mo ba kami? Nakikita? Kasama pa ba tayo sa Earth? Darrell? Darrell, paramdam ka, Darrell? Kinain yata ng lupa si Darrell. Pitit na daganan mo yata si Darrell. Petit, usog ka na konti. Petit, usog ka, usog ka, petit. Ayan na. Ayan. Hi, Mimi. Nawawala na nga. Hi, MC. Hi, Petit. Hi, Daryl. Thank you very much. Ang ganda-ganda ng song mo, Beautiful Life. It is indeed a beautiful life. Kahit may mga pa-COVID, ang daming ganap sa paligid, it's still a beautiful life and we are thankful and grateful for this life. Diba? Hi, Daryl. Ay, nawawala pa rin. Nawawala na naman siya. Oo. Pinamadali kasi yung nanay kasi yung 5,000 sayang. Sabi nung nanay ni Darrell, huwag ka naman chumika dyan, nahihinto yung game eh. Sayang yung 5,000 eh. Sinadya pa na ng nanay na humina yung internet niya. Ayan, nawawala okay. Kasi si Darrell o... Oh. Sabi ni Pepay, tinabay kasi siya kay Petit, kaya lalong pubayat daw si Darrell. Oy, Pepay, hello, normal. Guys. Ayan na. Hi, Darrell. Pakailang hello na natin to, Darrell. Sana last na to, Darrell. Sana, wala na kasi pambayad na internet. Nakikonnect na ako sa kapitbahay. Medyo connection. Nananawagan kami sa kapitbahay ni Darrell, huwag niyo nga ipagdamot yung password ng wifi niyo para makagamit naman ho siya. Tawagan natin yung nanay. Kamusta ka, Darrell? Kamusta ka these days? Okay naman. Lagi lang namamalagi sa bahay, syempre. Puros, ang pasyalan namin ngayon, grocery lang. Yun ang mall. Sino kasama mo sa bahay? Family ko nandito. Parents ko, mga kapatid ko. Diyas yung jowa mo? Nandiyan sa condo niya. Malapit lang din dito. Paano kayo nagkikita? Minsan sinusundo ko siya, minsan pupunta ako doon. May access naman na meron na kami, nakakuha naman kami ng quarantine pass.
Kaya may access ka sa kanya. Access. Nakakalusot. Anong nakakalusot? Nakakapasok, Anong nakakapasok? Anong nakakapasok? So, alam mo, Daryl, meron akong tanong. Di ba ngayon, syempre, quarantine, ilang beses na na-extend ang quarantine, ang daming magjojowa, may mga magjojowang hindi na nagkikita, may mga magjojowang na-lockdown together, di ba? Ikaw, ano yung mga thoughts mo about relationship sa mga ganitong pagkakataon? Meron ba kayong mga na-encounter na problema dahil nasanhin itong lockdown ito? Meron ba kayong mga fears? May mga takot ba kayong nararamdaman tungkol sa relasyon ninyo na may kinalaman dito sa lockdown? Sa amin ni Dea, hindi masyado kasi nag-start kami talaga na long-distance relationship. Taga Davao kasi siya eh. So sanay kami na ganun. Hindi talaga kami makalabas dati. Siyempre, nasa Davao siya nito ako sa Manila. So feeling ko yung mga iba, maninibago, lalo na yung mga magjojowa na sanay laging, yung mga klingi, yung mga laging magkakatabi. So, oo, yung laging magkakasama. Feeling ko diba? Lang medyo mas, nakaka-frustrate kasi hindi naman talaga dapat LDR eh. Kaya lang since merong quarantine, kahit pa sabihin mong nasa kabilang kanto lang yung isa, medyo mahirap puntahan kasi syempre strict max. Oo, ayun, parang nalimitahan yung kasi nalimitahan yung pagkakataon na magkasama kayo. 'Di ba? Parang nalimit yung chance na magkasama kayo, yung mga magjojowa. Maraming ganun ngayon, 'di ba? Yung hindi sila ang tagal na rin hindi nakikita kasi nga lockdown, mahigpit, 'di ba? Tapos hindi naman lahat may quarantine pass, merong permit to travel. So maraming magjojowa ang hindi nagkikita. So marami rin magjojowa ngayon na nakaka-encounter ng problema o nakaka-encounter ng fear na, shit, anong mangyayari sa relasyon namin? Maghihiwalay ba kami? Kasi di ba maraming magjojowa na pag hindi na sila nag-uusap, nag-aaway? Diba? Nasaan si MC tsaka si Lassie? Pabalikin nyo nga yung dalawang bakla para makaka-relate sila rito. Di ba? Maraming magjojowa na pag hindi masyadong nag-uusap, nag-aaway. Yes. Oo, yes. Communication ang importante kasi. At maraming jowa na hindi papayag na hindi sila laging nag-uusap. Yung maya't maya, pag hindi sila nasagot ng jowa, away to, di ba? Totoo. Lalo kay MC, kasi si MC kahit hindi jowa, talaga nag-uusap sila kasi padala. Ganon. Hindi, seryoso, di ba? Maraming jowa ngayon na ano, yung inaabot ng lungkot kasi hindi nila nakakasama yung jowa nila. Tapos malungkot sila, hindi sila nagkakasama. Tapos pag nag-usap pa sila sa telepono, nag-aaway pa sila. Tapos hindi nila ma-fix agad yung away nila kasi hindi naman sila nagkikita. Di ba yung iba pag nag-away sa telepono, kinabukasan, aayusin nila, magkikita sila, di ba? Pero ngayon hindi sila makapagkita, so humahaba yung away. Tapos yung iba, marami na for sure nagkahiwalay dahil sa quarantine na to. Hindi nagkabate dahil inabot ng quarantine. Feeling ko yung mga nagkahiwalay, hindi pa talaga nila kilala yung isa't isa. Kasi pag ganito na quarantine, bawal kayo mag-date, bawal manood ng sine, bawal kumain sa tapas, bawal mag-mall. Nagdidepende lang kayo sa conversation nyo eh, kung gaano nyo kakilala yung isa't isa, kung gaano nag-connect yung wavelength ng pag-iisip nyo. So kung kasi minsan akala natin masaya tayo dahil nagmo-mall tayo, nagde-date, kumakain tayo sa labas, pero pag-usapan na lang yung natitira, pagka wala kayong ibang magawa kundi magkwentuhan lang, minsan dun mo nare-realize kung swak ba talaga kayo yung personalidad nyo sa isa't isa. Oh, pero maraming mga jowa na sa kalagitnaan itong pandemic, yung nagde-demand at saka nagpe-presyo sa jowa nila na gumawa ka naman ng paraan para makapunta ka rito. Gumawa ka ng paraan para magkita tayo. Tapos yung jowa, hindi makagawa ng paraan. Pagka ganoon, pupunta ko pero gagawa ko ng paraan pero hahawaan ko siya ng COVID. Ang gusto mo magkita. Oh my God. Diba? Parang maraming jowa na hindi nila naiisip yung danger, yung panganib pag lumabas yung jowa. Ang naiisip lang nila na hindi ka gumagawa ng paraan, 'di ba? May choice naman eh. Tapos yung sinasabing pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan.
Yung iba sinasabi, naku, ginagawa mo lang dahilan tong COVID-COVID na to para hindi ka makapunta rito, eh, para makaiwas ka eh. Yung ganun, so nagiging dahilan ng away yung ano, yung quarantine. Guilty ako dyan, meme. Bakit? Ano to yun? Ganun ako, yung sinabi mo, ganun ako. Ganun hindi ka nagawa ng paraan. O, nga, kasi meron akong kaibigan, meron akong kaibigan, kasama ko siya sa bahay, pero wala na siya ngayon kasi nag-back to work na siya. Isang beses, umiiyak siya. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Kasi inaway daw siya ng jowa niya. Ba't ka inaway? Kasi gusto niya gumawa ako ng paraan para magkita kami. Dumalaw man lang ako daw. Sakto lang, sumaglit ako sandali. Eh, hindi ko naman magawa. Kasi nga, sabi ko, pag lumabas sa bahay ko, hindi na pwedeng bumalik, di ba? Kasi kailangan naka-quarantine talaga tayo. So yung presyo, sabi ko, kawawa naman, no? May mga ganong jowa na pinipressure yung mga jowa nila para gumawa ng paraan. Tapos pag hindi nakagawa ng paraan, aawayin nila. Diba? Imagine nyo yung naka-lockdown na kayo, wala kayong mga trabaho, wala kayong makain masyado, ang lungkot, aawayin ka pa ng jowa mo. Tangina, ang hirap ng buhay na ganun, diba? Buti na lang talaga yung jowa ko, ang bait. Ah, yung sa'yo ba? Ano, talaga? Sa akin alam mo, kasi may milk. Hindi namin tinatanong yung opinion mo, ano Petit, please, kasi please. Wala namang maniniwalang may jowa ka. Please, may pakinggan. Two minutes lang. Sino maniniwalang may jowa kaya dumi-dumi ng dede mo? Hindi ka mahal ng jowa mo dahil ikaw si Ivana Alawan. Ikaw si Ivana Alaw. Hindi, Mime, yung jowa ko, minsan nagtatalo talaga kami na wala na ako sa kanyang time, gumawa naman ako ng paraan para makalabas. So ang ginawa ko talaga, gumawa ako may ng paraan, namigay ako ng mga pagkain sa mga frontliners. Tapos sinaglit ko siya, kasi taga-ano siya, taga-Sampaloc. Sinaglit ko siya. Para chika? Ang ending, hindi rin ako pinapasok sa bahay nila. Kasi hindi ka kasya. Hindi ka kasya sa pinto. Kaya hindi ka nakapasok. Pero guys, napanood ko yung ginupitan mo si Ayon, nakakatuwa. Nagugupit ka pala, no? Hindi ako marunong magupit. Yung in-explain mo pa yung thinning scissors. Naku, ang pangit kaya ng gupit niya. Ang haba na ng buhok ulit ni Ayon yun kasi ayaw niya na magpagupit sa akin. Papahabain niya na lang daw hanggang siya nakakakita ng barbero. Hanggang siya nakakalabas. Alam mo, in fairness, yung, di ba yung iba naman, naging problema nila na na-lockdown sila nang magkasama sila ng jowa nila. Maraming ganyan eh, di ba? Na-lockdown sila para silang naging mag-asawa nang hindi sila handa. Kasi ang dami nilang na-discover yung ugali ng mga jowa nila na nabigla sila. So ngayon, nagiging, hindi nila malaman kung pag-aawayan ba nila ito o habang tumatagal yung nagkakabisitan. Kasi hindi naman sila ready, bigla silang na-lockdown para silang nagpakasal at nag-honeymoon nang hindi nila napaghandaan. Maraming. Mm-hmm. Feeling ko marami, sigurado. Tapos discover mo yung jowa mo, medyo tamad. Mm. Diba? Kaya ako naman, baliktad sa akin. Magandang experience sa akin yung na-lockdown ako with Ayon. Dahil? Pagba si Ayon? Alam mo, kasi feeling ko, kung hindi ko kasama si Ayon, nabaliw ako. Siya yung parang nagbalanse ng utak ko, yung pag nai-stress na ako, yung pag nag-uusap kami, parang napapacify ako, nagkakaroon ako ng kapayapaan. Kaya advantage sa akin na nakasama ko siya. Ikaw na yan. Kaya dahil masaya ang love life ko, magpapapremyo tayo ng 5,000 pesos! Ayan na! Tumagtuwa si Donna. Si Donna, tumagtuwa. Ayan na ha. So ilan ba ang ating follower, ang viewers natin ngayon? Meron tayong 46,000 viewers na tutok na tutok sa atin ngayon at umaasang mananalo ng 5,000 pesos. Ayan. Sa ating 46,000 viewers, eto na ang next feature. So Daryl, hulaan mo din ha. Hulaan mo rin Daryl, baka mahulaan mo. Para magkaroon sila ng idea kung sino yung pinapahulaan ko. Hulaan nila. 5,000 pesos. Ayan, manood na ka. Ayan, share nyo ulit yung live. Ayan. So, ating next entry para sa ating eyes, ganda,
Sinong may-ari ng mga matang ito? Ay, tingin. Eh, ano mo ulit? Grabe ko. Sinong may-ari ng mga matang yan? For 5,000 pesos. Ayan, ibababad natin. 5,000 pesos po. 5,000 pesos. Sinong may-ari ng mga matang yan? Kung alam nyo, sumagot na po kayo sa ating comment section. At pag napili ko kayo, mananalo kayo ng 5,000 pesos. Ipapadala natin via GCash or kahit core bank transfer kung anong makakaluwag-luwag sa inyo. Okay. So, tanungin natin si Daryl. Daryl? Daryl, kaninong mga mata to? Hula mo? Hindi ko kilala eh, pero hula ko na lang. Si Lassie. Kay Lassie. Ha? Ang ganda namang mata niya. Hindi, kung si Lassie to, mata ng tigyawat niyang ipapakita natin. So si Lassie. Si Lassie. Naku, si Lassie, walang paramdam sa akin yan. Ayan, sabi ni Daryl Ong, si Lassie daw ito. Sabi naman ni Petit. Petit, sino ito? Si William Martinez. Alam na alam ko yan. First cousin ko yan. Sira ulo. First cousin. Ang first cousin mo, Baboy Ramo. Ganon. O, MC. William Martinez daw to, sabi ni Petit. Ikaw, MC, sino to? Gary Estrada. Gary Estrada. Okay. Pwede mo ba ako i-solo frame para makita ng malapitan ng ating mga ano? Ayan. Sino po to? Ayan. Baka kilala nyo po kung sino po ang may-ari ng mga matang ito. Pakisabi lang po kung sino may-ari ng maisoli na po namin. Sino po ang may-ari ng mga matang yan? Okay, may mga sumasagot ba? Yung mga kaibigan ko nakatutok, hoping sa 5,000 pesos! Yes! Sina TJ! Hindi natutulog yung mga bakla! Yes, nakatutok. Okay, invite tayo mga chararat, negi. Sige, hayaan lang natin silang sumagot ng sumagot. Meron tayo ngayon 52,000 viewers. Ayan. Hi kay Sir John Santos. Maraming salamat po sa pinadala niyong pagkain sa amin. Ayan. At ay, nagpapasalamat din. Penging ang front show products doon. Sige, hayaan mo lang. Sumagot kayo ng sumagot. Sumagot kayo ng sumagot. Pag napili ko kayo, 5,000 pesos. Sa, may sumagot, sabi ni Lou Jackie, si Derek Bobet Vidanes daw yon. Sabi ay ni Simon... Simon Amigo, si Derek Bobet Vidanes din daw. Sabi ni Rebelin Simpson, si Gabi Concepcion daw. Ayan. May nagsasabing William Martinez. Sabi ni Precious, Andrea Gary Estrada. Ayan. William Martinez. Ayan, sino kaya ang mananalo ng 5,000 pesos? Sagot lang ng sagot, meron tayo ngayong 54,000 viewers. Ayan, oo. Ayan, maraming salamat sa aking mga kaibigan sa front row kasi pinadala nila ako dito ng vitamins para pampalakas ng immune system. Maraming salamat sa kay RS Francisco at saka kay Sam Brizosa ng front row. I love you. I am front row. At maraming salamat din. Ha? Baka pwede rin kayo mabigyan, meme, ng front row. Bibigyan kita. May mga natira pa dito. Ay, ng mga vitamina. Oo. Tapos isasama ko itong mga vitamins din na ipamimigay ko doon sa mga waiters ng Laughline. Hoy, bakla, kayong ayuda, hindi po ang napapamigay, MC. Yung nasa bahay ko ng mga relief goods. Para sa mga taga-Laughline at Punchline. Wala ka isip ko, yes, para sa Laughline and Punchline. Thank you, at Petit at MC, alam kong gipit kayo ngayon at kailangan nyo magpadala sa mga jowa. Inaantay na kayo ng Villa Rica Pawn Shop. Galing. Inaantay na kayo ng Villa Rica Pawn Shop.
Yes! Huwag nang mamroblema pa. Problema sa pera, sagot ko na. Yes! Nandito si Villarica. Yes! Yes! Kasama si Ivana Alawan. Ayan. Sagot na ni Villarica si Ivana Alawans. Ayan, may mga sumasagot ng Christian Bautista, sabi ni Faye Noreen Nalayaw. Christian Bautista, sabi ni Mina Irene Bolocon, James Reed. Sabi ni Twix, Angela Javier, Atom Araulio, or Christian Bautista. Ayan. Ayan, maraming maraming salamat sa front row. Yes. Ayan. Ito mo ininom ko, Lux White. Enhanced glutathione. At saka itong Lux Protect Pure, ano ba yan? Grape Seed Extract. Ayan. Salamat sa front row. So ngayon, ito na. Papakita na natin ulit ang picture dahil pagkatapos ito, sasabihin ko na kung sino ang napili nating winner. Ito po. Ayan. I-type nyo na ang entries ninyo ngayon din dahil magbabasa na ako ng winner for 5,000 pesos. Sino may-ari ng mga matang ito? For 5,000 pesos, ang nakasagot ay... Babasahin na natin. Ito na, tayo naglalaro. So random lang ito, random. 5,000, ang damang sagot ay puro Christian Bautista. Eto, si Prince Douglas Benji Paras, the ex-PBA player, Rookie of the Year, and the Finals MVP in the same year. Ang taray, may patrivia talaga siya. Si Prince Douglas. Ayan. Screenshot. Ay, nawala. Si Prince Douglas. Ayan, na-screenshot ko para siguradong matawagan niyo siya. Prince Douglas, ikaw ang nanalo ng 5,000 pesos! Yay! Clap! Okay. So, meron pa rin tayong 55,000 viewers. Ang saya, ang daming nanonood sa atin. At dahil maraming nanonood sa atin, kumapit kayo, huwag muna kayong aalis dahil meron tayo ulit pa 5,000 pesos! Yay! Another 5,000 pesos. Ibibigay natin yan sa next winner natin. At yan ay pagkatapos nating pakinggan ang boses ulit ni Daryl Ong. Daryl Ong, meron ka daw song again for us. Yes, itong kanta naman na to, special sa akin kasi kinanta natin to noon nung sinama mo ko sa Pusuan Mo Si Vice Ganda sa Australia. Dinuet natin itong kanta na to. And ginuetan mo ko. Yes, a duet? Ginuetan niya ako sa kantang yan. Australia. Ano no? Tapos gusto kong i-dedicate ito sa lahat ng mga nasa bahay lang. Siyempre wala tayong choice, nasa bahay lang tayo. At minsan nag-aalala tayo, nagpapanik tayo sa mga nangyayari. Pero basta't kasama natin yung mga taong importante sa atin at significant sa buhay natin, lahat okay. Diba? Yes, very true. Ladies and gentlemen, Daryl Ong. Sa tuwing tayo'y magkakalayo, hindi matahimik ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapakali hanggang muling kapiling ka. Dahil kung ikaw'y makita na, labis-labis ang tuwang nadarama. Magisnan lamang ang kislap ng iyong mata, kahit ano pa'y
kakayain ko na. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maialay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa, basta kasama kita. Giliw, sana ay ikaw na nga ang siyang mananatiling kasama ko. Dahil kung ika'y mawawala, pati lahat sa buhay ko'y maglalao. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maialay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa, basta kasama kita. Wow. Wow. Oh, 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 oh. Basta kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maialay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa, basta kasama. Wala nang hanapin pa, basta't kasama kita. Thank you. Yay! Thank you very much, Daryl, dahil ikaw ang kasama ko dito sa ating pa-live broadcast via Facebook. Maraming maraming salamat, lalong-lalo na sa pagkanta mo. Ha? Sabi ko nga kanina, sobrang natouch ako nung naalala mo ko isama dito sa live broadcast. And kahit hindi ko na matandaan kung kailan tayo huling nagkita ng personal, pero happy ako na para tayo nag-video chat ngayon na marami lang na ibang taong nanonood, pero feeling ko meron tayong personal conversation na nangyayari ngayon, and sobrang thankful ako. Love you, Vice. Maraming salamat. Yes, I love you too, Daryl. At excited ako matapos na lahat ng mga nangyayari ngayon para magkita-kita na tayo ulit lahat at mag-enjoy na tayo ulit together. Maraming maraming salamat sa iyo. I love you. Mag-ingat ka dyan, okay? At God bless. Thank you very much. I love you. Good night. Ingat, Daryl. Bye-bye. Thank you. Ayan. Okay. Ang sarap dahil meron na, marami akong kaibigan na makakasama natin sa mga susunod pa nating mga Facebook Lives na gagawin bukod sa mga bakla na makakaharutan natin. Nasaan na nga pala yung dalawang bakla? Lumayas na ba? Ah, ito na si MC. Ang tarik ni Pitit, nandiyan pa rin si Pitit. Ibig sabihin, hindi pa nauubos yung kanyang prepaid load. Yes. Ang load ako, 599. Ay, si, yung ano pala, kasama ni Miss Kay Brosas, belated happy birthday daw kay Joel. Hi, Joel. Happy birthday. Ayan. So ngayon, meron tayong 33,000 viewers. Ayan, yung 33,000 viewers, ang may chance manalo ng 5,000 pesos. Kung sakasakaling mahuhulaan nila yung next
nating entry sa ating eyes ganda. Hi kay Twinkle Azul na nanonood kay Twinkle. Hindi na tayo hindi pa tayo nakakapag-mahjong Twinkle, pero Bikiniman, pwede ka makapagpadala ng food dito. Baka naman pwede ka makapagpadala ng Ariela, Ayuda. Yes, why not? Damay-damay, sana oil. Yes. At okay, hi kay ano, Chris Kagiya, gwapo yan. Si Chris kanino? Chris Everett, Kagiya, gwapo yan, promise. Ayan, tapos habang nag-aantay tayo sa mga ibang sasali, ayan, mag-ready na kayo dahil magsisimula na tayo ulit ng Paayos Ganda for you to win, for a chance to win 5,000 Vosen. 5,000 pesos. Wow. Ayan. Si Karen nanonood, mukhang sasali sa 5,000. Sino? Si Kalad Karen, mukhang sasali sa 5,000. Yes. Susera ka. Oy, si Vince Patrick Bersola, hi! Yung anak kong head writer ng ano ng GGV. Ay, nakakamiss ng GGV, no? So, nakakamiss na yung GGV, yung mga ganapan, and I'm sure ang dami rin nakakamiss ng GGV. Alam nyo, ang daming nanonood ng mga replays ng GGV online. Oh. Yung mga past episodes, yung mga kalumalumaan pa, ang dami pa rin nanonood. At parang, ay, nalaglag yung AirPods ko. At dahil namimiss natin lahat ang GGV, so gawin na natin regular ito para meron tayong pa-GGV at home. Every Friday, gawin na natin to every Friday. Oh, ito dahil, online. Oo, dahil wala na kayo napapanood na gandang gabi Vice sa telebisyon, mag-ganun tayong show dito online. Tawagin natin siyang ano? Gabing-gabi na Vice. Ano? Ano ulit? Gabing. Oo, kasi wala nang gandang gabi Vice sa TV, kaya dito sa online, sa Facebook, magkaroon tayo ng show, tatawagin natin Gabing-gabi na Vice. Kasi gabing-gabi na, tingin mo, magkakasama pa rin tayo, nagaharutan pa rin tayo, ha? Para hindi tayo mawala sa katinuan, para hindi tayo mawala sa kasiyahan, every Friday night, gagawin na natin regular ito via Facebook Live sa fanpage ko, gagawin na natin to Gabing-gabi na Vice every Friday. Okay. Nakakatawa yung title. Parang nag-isipan yung title. Kasi hindi natin pwede gamitin yung gandang gabi, Vice. Yung Gigi kasi ang lisensya nun ay nasa ABS, baka madimanda tayo. Kaya dahil hindi natin magagamit yung gandang gabi, Vice, gawin ng gabing gabi na Vice. Ganyan. Parang GGV pa din, di ba? Yes. Parang pwede panoorin ng mga umiinom, yung mga tumatambay. Yes. Okay, meron tayong 38,200 viewers. At dahil kapit na kapit pa kayo, eto na ang ating next entry sa ating Eyes Ganda. For 5,000 pesos, kailangan niyong hulaan kung kaninong mata ito. Oy, tutok na tutok, isip na isip, hulang-hula. For 5,000 pesos, karagdagang Ariela Ayuda, hulaan mo na. Sino ito? Kaninong mga mata ito? 5 Vosen pesos. Sayang din naman, humula na kayo. Titigan nyo yan. Pag nahulaan nyo ng tama at napili ko ang sagot ninyo, ay mananalo kayo ng 5,000 pesos. Okay. So, Petit at kilala, MC. Kilala. Petit, sino to? Kilala ko yung meme kasi niligaw. Pag di mo ito nahulaan, dalawang beses kang sasampalin magkabila, kaliwat kanan. Vilma Santos. So, sino to? Vilma Santos. Ikaw naman, MC. Chris Aquino ang hula ni MC, okay? So mga viewers, magsihula na kayo. Sino kaya yan? Naku, mukhang si Chef Jeremy mahuhulaan yan. Chef Jeremy, Bikiniman. Bikiniman. Pa-food ka naman dyan. Naku, masarap magluto yun. Ayan. So, tingnan nga natin kung ano mga hula nila.
Ay, oo. Oh, dito pa. Meron tayo 43,000 viewers. Naku, magkano ang Premier League yan, Mime? 5,000 pesos. 5,000. Happy 30th anniversary, Rico and Monet. Sabi ni Virgin, Gakayan Fervor. Ayan, mga pwede magpabate. Si Duchess na nuno. Happy birthday kay Daddy Ron. Daddy Ron. Ayan. From Canada, si EGD. Hello. Namimiss niya na rin daw ang GGV. Sumagot si... Ay, antaray niya o, kasi sharer siya. Si Desi Solveres. Sabi ni Desi Solveres, Catriona Gray. Sabi ni Desi Solveres. Sabi ni Rhea Elieza Takuda, Catriona Gray. Sabi ni Angel Aunarido, Hope Elizabeth Liza Soberano is a Filipino-American actress. She started in a range of television series and films. Ang tarin, naaaliw ako sa may mga pa-trivia silang ganun. Sabi ni Marienevem Delphine Catriona Gray. Daming sumasagot ng Catriona. No? Yeah. Sabi ni Buendia Joe. Hmm. Nawala. Ang sabi. Ayan. Si Catriona Gray, sabi ni Cam C. Garnace. Parang wala sumasagot ng Vilma Santos. Happy birthday kay Doc Rod! Ikaw lang ang nag-Vilma Santos. Oo. Hi to Chini! Hello, Maria Socorro! Maria Socorro Calleja Desiderata. Thank you. Wow. Sagot lang kayo ng sagot for 5,000 pesos. Ang bongga, no? Ang bongga dito, no? Tawag doon, natutuwa na silang mapanood ka, Vice. Tapos, namimigay ka pa, bongga. Yes. Naaliw din naman kasi ako. Alam mo, para ano na ito para matanggal ang stress ko. Diba? Parang natatanggal ang stress nila. So, lahat tayo nakikinabang. Ang magandang, may magandang pakinabang itong ginagawa natin. Diba? Sana bakla ang manalo. Para sure, Jonalyn, bigay. Jonalyn, bigay. Tatanggap ka ng prize. Ganda. Yes. Si Jonalyn, bigay ay may kasama na si Melissa Gibbs. Melissa Gibbs. Melissa Gibbs. Ito parang pumuputok yung ano mo ng very light. Tumakas kasi yung mikropono. So ano na? Meron na bang nanalo? Ilan ba makukuhula? Hindi ko alam ang sagot talaga hanggang ngayon. Hindi ko maano eh. Isa pa ang pag chineer yung live, magbigay ka ng clue, meme. Si Coco Artadi humula. Ang sabi ni Coco Artadi ay si Chris Aquino. Si Chris Aquino ba ito? Si Chris Aquino daw sabi ni Coco Artadi. Sabi ni Curse Kids Catriona Gray. Kiss na ano mo, na mic. Ha? Parang kung kiss mo. Kung malakas lang yung mic. Kung ayan. Kung kiss yung mic ko, wala kayong pakela, mic ko to. Tama siya, MC. Si MC, pakela meron ko, MC. Pakela meron ko si MC. Bakit mag-a-adjust yung mic ko? Hindi mag-a-adjust yung mic ko sa inyo, mga pakyo ka dyan. Yes. Uy! Sabagay, gabing-gabing, bye. Sabi naman ni Erica Alvarez, Nadine Alexis Pagya Lustre is a Filipina actress, singer, and music video director. Ang taray na mga kabibay pa. Anong gano'n? Ang taray mo. Sasabihin ko ba kasi nung nanalo, hayaan ko pa, nabumatan ko pa. Humina ka. Humina yung mic mo, mame. So
yan. Oo yan. Paliwanag ka ba? MC? O malabo pa? Chumapi, chumapi. Talakan mo, MC. Kanina nung nawala ko, tinatalakan mo ako. Hindi mo kaya talakan si Meme. Naririnig ba niya tayo? Talakan mo rin. Di ba tinalakan mo ako kanina? Hindi ako naririnig. Ano ba yan? My God. Cause of delay. Ha? Naririnig niya tayo. Cause of delay talaga? Ha? Naulo ko. O, eto na. Mamimili na ako. Okay. Okay, mamili na tayo. Ang natin na pili ay si... Wilma S. Mabag. Ayan, si Wilma S. Mabag. Sabi niya, ang napili niya ay yun nga, she is a Filipina singer-songwriter. I really like her voice. Sweet and calm. Sabi. Okay. Siya ay si Wilma Mabag. Wilma S. Mabag. Wilma S. Mabag. Dahil ang hula niya ay ito. Ayan. Sino sinabi mo kanina, ano? MC? Ayun, Chris Moira, sabi ko. Chris Moira. Ulul, sabi mo, Chris Aquino, kapala mukha mo. Ikaw, Vilma Santos, di ba? Hindi. Vilma Santos, kapetita. Ang tamang sagot hindi. Ay... Moira! Okay. Alam mo, dapat naniwala ko kay Iya. Si Moira ang tamang sagot. Ayan, maraming salamat sa mga nakisali sa ating palaro. Next week. Siguro doon natin magpapalaro tayo ulit at marami din mananalo. Mike. Mike ulit, Meme. Hello, narinig niyo ako hindi? Hindi. Medyo mahina. Mahina po, Meme. Something's wrong with the mic. Tanggalin na natin ang mic. Tanggalin muna itong mic. Muna natin. Ayan, tinatanggal lang po yung mic. Naririnig niyo ako? Yes. Okay. So, okay, ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga sumali sa ating Eyes Ganda Contest sa araw na, sa gabing ito. Maraming na, ano sa yung pangalan ng mga nanalo? Ulitin natin, ipakibigay sa akin. Next week, Friday, same time, same place, Eyes Ganda fan page. Magpa-Facebook Live tayo, magpapalaro tayo ulit para magkaroon ng chance ang manalo ang ating mga viewers. Ayan. Kanina nanalo ng 2,000 pesos si Beverly Tortoga Lucernas. Ayan. Beverly Tortoga Lucernas, kakausapin ka o baka nakausap ka na nga ng aming staff. Si Gazia Zay Santos, nanalo rin siya ng 2,000 pesos. Si Ross Manaay naman ay nanalo rin ng 3,000 pesos. At si Prince Dacles ay nanalo ng 5,000 pesos. Ganun din si Wilma S. Mabag, nanalo ka ng 5,000 pesos. My staff will get in touch with you para malaman ninyo kung paano nyo at kailan matatanggap ang inyong premyo. Maraming salamat po sa pakikipag-aliwan, pakikipagharutan, pakikipagtsikaan, at halakhakan at anumang kagaguhang ginawa namin dito. Maraming salamat. Ang daming nanood sa atin. Hanggang ngayon, meron pa rin tayong 34,000 viewers. Umabot tayo kanina ng mga 80,000 yata. Maraming salamat. Sana nag-enjoy po kayo. Sana napatawa namin kayo. Sana nalibang po namin kayo kahit sandali lang. Ayan, susubukan po namin libangin at aliwin namin kayo ulit sa susunod nating pagkikita dito sa Facebook Live natin. Next Friday po, alas 10 ng gabi, dito sa Gabing-Gabi na Vice. Okay? Diba? Teka, MC Petit, anong oras na ba? Alas 10 na. Gabing-Gabi Vice. Gabing-gabi na, Bais. Tatanga-tanga to si Petit. Tama ako, MC, ang mali. Sabi mo, gabing-gabi, Bais. Gabing-gabi na, Bais. Gabing-gabi na, Bais. Hindi, yung mute ko kasi nalo na naman, oh. Kahit mga alas G's, magkikita-kita tayo dahil masaya tayong magchichikahan kahit na... Gabing-gabi na, Bais! Yes! Maghahalak-hakan tayo kaya si Hodong magalit ang nanay natin dahil nagpupuyat tayo dahil... Gabing-gabi na! Bye!
At ngayon, magpapaalam na tayo sa lahat ng mga viewers natin. Maraming maraming salamat. Matulog na po tayo at magpahinga. Matulog tayong nakangiti. Gumising tayong nakangiti. Masaya, may pag-asa, at may pananampalataya. Good vibes ang tumatawa. Good vibes ang nagpapatawa. Good vibes ang nagaharutan. Good vibes ang naglolokohan. Pero good vibes din po ang nagdadasal. Kaya magdasal tayo bago matulog. Matulog na tayo dahil... Gabing na! Maraming salamat po. Thank you so much. Good night. Thank you, Vice. Thank you, Petit. Thank you, Petit. Thank you, LMC. And thank you, Daryl Ong. MC Petit Daryl Ong. Thank you very much. Ate Olive, thank you very much. Kay Aning, kay Kat, maraming salamat sa lahat. Kay Annie, maraming salamat. Kay Orly, maraming salamat. Thank you very much. I love you. Good night. God bless us.